Ako po sa kinatawang Rafael Kapaing Mariano ng Anakpawis Party List at presidente ng Philippines-Korea Solidarity Committee for Peace and Reunification in the Korean Peninsula. Narito po kami ngayon sa Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea upang dumalo sa gaganaping International Festival kaugnay sa sentenaryo ng kapanganakan ni Great President Kim Il-sung. Kasama sa aming delegasyon ang Vice Chairperson ng Solidarity Committee, si Norma Binyas. Ang kinatawan ng Gabriela Women's Party, si Representative Luz Mivinda Ilagan. Ang Vice Chairperson for External Affairs ng Kilusang Mayo 1, si Calito Stares. Ang mga mamamahayag na sina Atom Arroyo at Raymond Villanueva. Kung pakikinggan ang kanluraning media, ang DPR Korea ay isang naghihirap na bansa. Is something that is about to happen, or at least feared is going to happen in this country, and that is there's going to be a huge food shortage. Malupit ang kanilang mga leader at malungkot ang kanilang mga inaaping mamamayan. Which Vice President Cheney once said, "We don't negotiate with evil, we defeat it." Mr. Bush said he lifted the sanctions. Ngunit ito ang aming nasaksihan. Walang maralitang pamayanan, walang manggagawang walang trabaho, malinis at maluwag ang mga kalsada. Malaking kaibahan ito sa ating nababasa sa mga dyaryo at napapanood sa telebisyon. Napagkatuwa naming maghanap ng sinampay sa mga bintana ng mga gusaling tirahan ng mamamayan ng DPR Korea. Wala kaming nakita sa buong pananatili namin sa naturang bansa. Sa halip, makukulay na bulaklak ang bumungad sa amin. Pumunta kami sa isang eksibisyon ng mga bulaklak. Napakaganda at sila ay simbolo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. At dito sa lugar na ito makikita natin ang iba't ibang mga bulaklak, iba't ibang kulay. At ito ay nagpapahiwatig kung ano ang dami rin ng mga bansa na gustong magpakita ng kanilang suporta sa North Korea. Mga orchids, mga azalea, at mga mumps, at mga roses. Rin ang panahon kahit nagpakita na ang haring araw at ang Asia ang nauuna dito sa lakad na ito. Ang Philippine delegation ang nasa bungad kahit para rito nasa kompo. At dahil sikat sa Pilipinas ang mga Korean novela, pumunta rin kami sa himlayan ng haring kilala nating sa pangalang Jumong. Dito namin nalaman ang tunay na unang kabisera ng buong Korean Peninsula ay ang Pyongyang. Nakita namin ang pagpapahalaga ng DPR Korea sa kanilang mayaman na kasaysayan. Hindi rin magpapahuli ang mamamayan ng DPR Korea sa larangan ng arte. Ang gusaling ito ay ang Music Sharing Center, kung saan pwedeng kumopya ng maraming uri ng musika, ng libre at manood ng mga video ng konsyerto. Wala yatang kahiluntulan nito sa buong mundo. Marami magaganda at maluluwag ang kanilang mga liwasan. Ang compound na ito ay para sa kanilang mga pintor, iskultor at ibang artista. Mayroon silang sari-sariling mga estudyo at habang sila ay nagtatrabaho, ang kanilang mga anak ay inaalagaan sa daycare center na ito.
Isang pangarap ito ng sinumang manggagawang magulang rin. Binisita namin ang tindahan ng kanilang mga obra. Napakaganda dito mga jars na ito na maliliit, napakadainty at napakaganda ng gawa. Kung kaya itong ceramics jars, pwedeng gawing decor. Maging ang kanilang mga estudyante ay mahuhusay sa musika. Sa Kim Il-sung University, kung saan kami mainit na sinalubong, namangha kami sa kanilang mga galing sa pagkanta. Maging si Atom at si Raymond ay isinali nila sa kaunting kasiyahan. Ano nangyari? Lalo kami. Ang isa sa hindi namin makakalimutan ang aming bisita sa isang eskwelahan. Mainit uli kaming tinanggap. Ito ay ang Pyongyang Quezon Leader School kung saan nagkaroon ng mga artistic performances nandog ng mga batang nag-aaral dito at gayon din yung mga guro nila sinamahan tayo na umikot sa iba't ibang silid nila sa iba't ibang kurso no? Foreign languages, meron sa biology, meron sa physics. At sa pamamagitan ng ating pagpunta rito ay naniniwala tayo higit na mapapalakas ang ating solidarity at pakikipagkapatiran sa mga mamamayang Korea at mamamayang Pilipino. Formal naming sadya sa DPR Korea ay dumalo sa isang konferensya at festival para sa ama ng kanilang bansa. Ito ang 100th anibersaryo ng kapanganakan ni Presidente Kim Il-sung. Ayos ang lipunang DPR Korea. Walang pulubi. Ang lahat ay may tirahan. Mahusay ang kanilang edukasyon at iba pang serbisyo sosyal. Tanging ang isang lipunang maunlad ang may kakayahang pagyamanin ang kanilang arte at kultura at bigyan ng maliwanag na bukas ang kanilang mga anak. Ito ang Mangyon Day, ang
lugar ng kapanganakan ni Kim Il-sung at ito rin ay aming dinalaw. Tayo ay nagkaroon ng ceremonial memorial tree planting ngayong umaga. Bahagi ito ng international festival. Ang punong ito ay sumisimbolo ng pagkakapatiran, pagkakaisa ng mga mamamayan, organisasyon, solidarity groups, and friendship societies sa Asia Pacific region. At ito ay handog natin sa mga mamamayan ng Korea. At hangad natin ang mapayapa at independenteng reunification ng Korea. Lumipad kami malapit sa kanilang boundary sa bansang China, kung saan naroon ang kanilang sikretong kampo habang sila ay lumalaban para sa kalayaan ng buong Korean Peninsula laban sa Imperyong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isa na ngayon itong makasaysayang liwasan na puno ng mga ribulto. A 50-meter tall bronze monument of the great president Kim Il-sung. Ito ay nagsasalarawan ng magiting na anti-Japanese guerrilla war of resistance ng mamamayan ng Korea para sa pagpapalaya sa dayuhang mananakop, sa pananakop ng Hapones. Kaya itong lugar na ito ay isa sa mga makasaysayang site na hindi dapat na makaligtaang puntahan. Maasa tayo na sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa pagpunta rito sa makasaysayang site na ito ay mas lalo nating mapapahigpit at mapapalakas ang people-to-people solidarity. Lifelike statues showing the love, the affection of the people for their great leader. And what is wonderful is kung paano nila ginawa itong mga statuang ito sa gitna naman itong lugar na napakalamig, sa isang lugar na mahirap maghapon siguro ng mga materials. Malapit doon ang lugar kapanganakan ng kanilang Secretary General na si Kim Jong-il. Kailangang umakyat ng bundok sa makapal na buhos ng niyebe. Napakaganda ng lugar. At sa kabila ng tagusbutong lamig, nagbigay pugay ang daan-daang mga delegado kay Kim Jong-il na sumakabilang buhay kailan lamang. Yung batang yon, yung nakapasan sa kanyang ina, si General Kim Jong-un. Itong lugar na ito, itong Tektusan Secret Camp, ito ang lugar kung saan pinanganak si General Kim Jong-un. Bilang tanda ng pagkakaibigan ng mamamayan ng Korea at Pilipinas, nagbigay tayo ng mga regalong sumisimbolo sa Pilipinas at mga Pilipino. Sa ngalan ng mamamayan Asia-Pasipiko, si Norma Binyas ang nagbigay ng talumpati sa pandaigdigang konferensya para sa kapayapaan at muling pagkakaisa ng buong Korean Peninsula. Dear friends, dear fellow delegates, it is an honor for me to speak at the international meeting supporting the reunification of Korea
on behalf of the Asian region and would like to send the warmest greetings from the members of the Philippine Solidarity Committee for the peace and reunification of the Korean Peninsula and the people of the Philippines to all the delegates from the Friendship and Solidarity Organization of various countries of the world and the friendly Korean people. The Philippine Solidarity Committee for the Peace and Reunification of the Korean Peninsula was formed on April 16, 2004 on the occasion of the 92nd birthday of the great leader of the Korean people, President Kim Il-sung. The objectives of our organization is to conduct various forms of solidarity activities in support of the just cause of the Korean people, fighting for the independent and peaceful reunification of the country against the domination and interference of the outside forces among all the circles of the Philippine people. Tawag nilang United Front Tower. Ito dito sa site na ito, kinumbin nila President Kim Il-sung para sa iisa or unification ng Korea. Ang batong malaking yan ay likha, ginawa sa pamagitan ng 56 na klase ng mga bato na kumakatawan sa 56 na mga political parties. Tower na ito ay kumakatawan sa the three charters for the National Reunification Memorial Tower. At sa loob niyan makikita natin yung mga pananda ng mga iba't ibang mga association, mga pahayag ng pakikiisa sa mamamayan ng Korea sa kanilang hangarin o aspirasyon na maging isang Korea. Ito yung kahalagahan ng, o significance kung bakit sa atin, sa Pilipinas, tayo ay nagbuo ng Solidarity Committee. Ito yung Philippines-Korea Solidarity Committee for Peace and Reunification in the Korean Peninsula. Binigyang parangal tayo sa pamagitan ng mga medalya ng pagkakaibigan. Kami ni Kanorma ang tumanggap nito sa ngalan ng ating Solidarity Committee. Bahagi ng pagdiriwang sa sentenaryo ni Pangulong Kim Il-sung, ipinamalas nila sa buong mundo ang tanyag ng paradang militar ng DPRK. Malakas na pinatunayan nito na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang kasarinlan at soberanya. Ito ang larawan ng isang nagdungusang mamamayan. Bagkos, larawan ito ng isang bayang nagkakaisa at may iisang maliwanag na bukas. Hangad natin na sa nakaraang solidarity visit na ito ay magkakaroon ng mas malakas na solidarity ties between the Filipino and Korean peoples.